Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo inyo rin. Mga kapatid, tayo ay inaanyayahan na sumunod sa ating Panginoong Hesukristo, lalong-lalo na sa kanyang pagharap sa iba't ibang hirap, bigat, at pagdurusa. Sabi ng isang santo, si San Jose Maria Escriba, that to begin is easy, but to persevere is sanctity. Ano ang tunay na kabanalan? Yan ay ang pagtsatsaga, pagtitiis, at pagpupursige natin sa gitna ng mga maraming pagsubok ng buhay. Hilingin natin sa banalamisang ito, huwag alisin ang ating mga problema, kung hindi mas palakasin pa tayo para malampasan natin ang mga pagsubok na ito at makamtan natin ang kanyang pagpapala. Para tayong lahat ay makitang karapat dapat na makatanggap sa mga banal na miseryo, hilingin muli natin ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagtataguyod, ang aming mga ginagawa ay iyong pangunahan. At sa iyong tulong ay iyong subaybayan, upang lahat ng aming ginaganap ay sa iyo magbuhat. At sa pamamagitan mo rin, humantong sa wakas, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig ang Panginoon at nilakaran ang kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupang ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at maglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyo, malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Jordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayoy inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan, at ang pagpapala o sumpa. Kaya, piliin ninyo ang buhay
para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaak, at Jacob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Naggagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng poon siyang binubuhay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Ngunit, ibang-iba ang masamang tao. Ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi'y umiihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit, kailanman, ang masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Sinabi ng Poong Mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan, maghahari ng lubusan ang Poong Diyos na may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanya malagad, ang anak ng tao dapat magtiis ng mga maraming hirap. Itatakwil siya ng mga matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig nino man sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mga mag-aalay sa kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung ang katumbas naman nito ay kanyang buhay? Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak?
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ano po ang sangkap ng tagumpay sa buhay? There is this very beautiful saying that tells us of the ingredient on how to succeed in life. Tandaan niyo po ito. Sabi, if you want to succeed, you must be first. If you cannot be first, be the best. If you cannot be the best, then you persevere. You become determined. Be patient. Tatlo po ang sangkap ng tagumpay. Una, maging una ka. Makipag-unahan ka sa iba. Subukan niyo po. Una kang pumasok sa trabaho. Unahin mo ang iyong negosyo. Unahin mong magpalabas ng bagong produkto. Kung gusto mong maging matagumpay sa inyong relasyon, unahin mo ang iyong minamahal. Kung gusto mong mauna sa langit, unahin mo ang Diyos. Amen? Pero pangalawang sangkap ng tagumpay, maging pinakamagaling ka. Be the best. Galingan mo ang iyong serbisyo. Mapapansin ka ng ibang tao. Galingan mo, gandahan mo ang iyong produkto. By word of mouth, makikilala ka ng iba kahit na hindi ka mag-advertise, mag-market. Kung masarap ang iyong pagkain, pag-uusapan ka, irerekomenda ka ng ibang tao. Be the best among the rest. Sarapan mo ang iyong niluluto. Galingan mo ang iyong ginagawa. Kung ikaw ay nagtuturo, galingan mo pagtuturo mo. Kung ikaw ay isang supervisor, manager, galingan mo pagsusupervise, pagmamanage ng iba. Mapapansin ka at dyan ka aangat. Ganyan din sa ating buhay espiritual. Let us give our best to what we do. Sa pagsisimba, give the best of your attention. Kung ikaw ay nagdarasal, bantayan mo ang iyong isip, huwag mong hayaan na ito'y magpaligoy-ligoy. Prepare for the mass. Huwag kang darating na late. Bigay mo ang pinakamaganda sa iyong ugali, sa pagkakawang gawa. Isang sikreto yan ng tagumpay, being the best. Pero pangatlo, kung hindi mo kayang maging pinakamagaling, ano magagawa mo? Magtiyaga ka, magpursige ka, maging masipag ka. Ang pundasyon ng tagumpay, kung titignan natin, ay sipag at tiyaga. Amen? Walang nakakarating sa tuktok ng isang lakad lang, ng isang hakbang. Kung gusto mong makarating sa tuktok, dapat magtiis ka sa mahaba, mahirap na pag-akyat. Bakit napakarami ang nabibigo? Dahil minsan lang nahirapan, umaayaw na. Kung gusto mong magtagumpay, gusto mong umangat, gusto mong umasenso, kailangan tiisin mo. At yan din po ang paalaala sa atin ng Panginoon. Hindi madali ang pagiging Kristiyano. Hindi ibig sabihin pag tayo ay nanalig na nampalataya kay Jesus, na mawawala lahat ng ating mga problema, lahat ng ating mga pagsubok, lahat ng ating hirap. Kabaliktaran nga ang ating nararanasan pag lalo tayong lumalapit sa Kanya. Lalong bumibigat ang ating buhay. Dahil ang ating Panginoon ay humarap din sa maraming pagsubok. Siya'y tinakwil ng mga nakakatanda, siya'y pinagpakasakit, siya'y pinako sa krus, siya'y pinatay. Pero anong sinabi niya? Ito ay kailangan niyang tiisin. Dahil kung hindi niya pagdadaanan ito, walang muling pagkabuhay. At kung tayo ay totoo at tapat na mga alagad niya, tayo ay inaanyayahan din na magtiis, magtiyaga, magpursigi. Ano pa ang sabi niya? Ang sino mang gustong sumunod sa akin ay kailangan pasanin ang kanyang krus araw-araw. Hindi niya sinabi na buhatin niyo ang krus niyo minsan. Ang sinabi niya, napakalinaw, araw-araw. Napakaganda ng sinabi ni San Jose Maria Escriba that it is easy to start but perseverance is sanctity. Paano mo makikita, paano mo malalaman na ikaw ay tunay na banal pag marunong kang magtiyaga sa gitna ng mga pagsubok ng buhay? Mga kapatid, hindi pwede na tayo'y nananampalataya, tayo'y naniniwala sa Diyos na wala tayong ginagawa. Dahil tandaan niyo po, ang katamaran ay isang kasalanang nakakamatay. Laziness
is one of the deadly sins. Kung tunay kang naniniwala, nagtitiwala sa Diyos, kailangan mong ipakita ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Tapatan mo ang iyong pananalig sa Diyos, sa iyong kilos at gawa. Bawal ang tamad sa isang Kristiyano. Amen? Dahil kung magpupursige ka, magtitiis ka, kamukha ni Kristo, dadakilain ka din ng Ama. Kung magpupursige ka, magtsatsaga ka, makakaranas ka din ng kalwalhatian kamukha ng kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Huwag tayong mapaghinaan ng loob. Pag sobrang dami at minsan sunod-sunod ng ating mga problema sa buhay, alam ko po marami sa inyo ang ganyan. Marami sa inyo kinukuha ang bahay. Meron ng sakit, kamamatay pa lang ng asawa. Alam ko marami din sa inyo ang iniwan ng asawa, single parent, napakarami na mga anak na pinag-aaral pa. Alam ko po, marami din sa inyo ang nasa ibang bansa, nagtitiis, nangungulila, napapagod, ilan ang mga trabaho, shifting para lang matustusan ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Pero mga kapatid, matuwa kayo. Pagsunod-sunod ang mga hirap, ang mga pagsubok ng iyong buhay. Kasi pagkatapos niyan ay may grasya, may pagpapala. Matakot ka pag wala kang nararanasan na hirap at sakit. Amen? Bakit? Kasi sino ang mga hindi nahihirapan? Yung mga nakuha na ng masama. Pag ikaw ay nahihirapan, ikaw ay nabibigatan, isa lang ibig sabihin niya. You are being tested by God through the evil one, kamukha ni Job. At kung magtitiis lang tayo, ano mangyayari? Matatalo natin ang masama. Remember this, my dear friends. Read that in the Bible. That because Job was persistent, patient, and endured his suffering, his misfortune, he triumphed over the evil one. At nung nanalo po siya laban sa masama, sa pamamagitan ng kanyang pagtitiis, sa kanyang sakit, sa mga naranasan niyang dilubyo sa kanyang buhay, anong nangyari? Hindi na po natin narinig, nagpakita ang demonyo sa Biblia. Basahin nyo man po, pagkatapos ng kwento ni Job, hindi na nagpakita, hindi na narinig ang demonyo. Lumitaw na lang ulit ang demonyo noong ang ating Panginoon ay nag-ayuno, nagdasal sa disyerto. See, your faithful patience and endurance against injustice, against pain, against the problems of this life will give you the power to defeat the evil of your life. Kaya nga, ang magandang dasal, sabihin mo, Panginoon, palakasin mo ko. Huwag mo sasabihin, Panginoon, alisin mong problema ko. Pray not for a problem-free life, but pray to be stronger in this life. Do not pray that life become easier. Dahil ang madaling buhay, walang pagpapala, walang grasya. Do not pray for an easy life, but pray that you would become better in this life. May napakaganda pong kwento tungkol po sa isang babae. Pangalan po niya ay si Rose Blumkin, isa pong immigrant, Russian Jew. Noong po mga 1900s, galing po sa Russia, pumunta po sa Amerika, nakipagsapalaran. Hindi po siya marunong mag-English. Hindi siya nakapag-aral. Pero kahit po ignorante siya, kahit na mahirap siya, hindi po naging hadlang yun para makamtan niya yung kanyang panaginip, yung kanyang pangarap. Siya po ay nagtinda ng damit, nakapag-ipon, nagkaroon po siya ng $2,500, pinagnegosyo, lumaki po ang kanyang business, nagtinda po siya ng furniture, ng carpet. Alam niya po kung anong nangyari. Binenta niya yung kanyang business kay Warren Buffett. For $60 million, binili naman po ng pinakamayamang Amerikano, si Warren Buffett, yung kanyang napalaking negosyo. At ngayon po, yung negosyo niyang yun, kumikita po ng billion-billion yearly. Namamangha po, bilib na bilib, si Warren Buffett sa kanya. Kasi, no read, no write, mahirap, galing sa kahirapan. Pero bakit niya napalaki ang kanyang negosyo? Bakit po umasenso siya? Wala naman po siyang ginagawang special doon sa kanyang negosyo. Kaparehas din po siya ng mga ibang nagtitinda ng furniture, ng mga gamit, ng mga carpet. Pero ano po yung katangian na makikita nyo dito sa babaeng ito, bakit
naging matagumpay siya. Ito po yung napansin ni Warren Buffett sa kanya. Napakasipag niya. Hanggang 103 years old po, nagtatrabaho po siya. Alam niyo po, nung pinag-retire siya, 104 years old, doon po siya namatay. Yung kanyang sipag, yung pong kanyang pagpupursige, pagtsatsaga, yun yung nagbibigay sa kanya ng lakas at ng buhay. Kaya nga po, mag-ingat kayo. Pag inihiling niyo sa Diyos, Lord, alisin mo na itong problema ko. Baka ang epekto niyan ay manghina ka at mamatay ka. Yun po bang gusto niyo? Mga kapatid, 2% lang po ang mga magtatagumpay dito sa mundo. Ayon po sa pag-aaral. Bakit po 2% lang? Kasi yung mga kakaunting taong yun, sila lang ay ang merong tiyaga, sipag at determinasyon. Ang tanong, gusto niyo po bang mapabilang dun sa 2% na aangat, aasenso, yayaman at magtatagumpay sa buhay na ito? Kung ang sagot niyo, oo, ano ang kailangan niyong gawin? Kailangan niyong magsipag, kailangan niyong magtiyaga, kailangan niyong magtiis. Kung nahihirapan kayo, dasal kayo sa Diyos. Dasal at dalangin po sana natin. Hindi lang sana 2% ang makakapasok sa langit. Kakalungkot naman po, no? Kung pagpasok mo sa langit, kakaunti lang kayo. Di po ba, the more the merrier? Pero alam naman po natin na mas marami ang pupunta doon sa smoking area kaysa doon sa non-smoking area. Kaya nga, sabi po ng kanta, there is a highway to hell, but there is only a stairway to heaven. Bakit po mas marami ang mahuhulog sa impyerno? Dahil mas madali ang maging masama, ang magkasala, mas mahirap ang pagpapakabanal. Nagiging mahirap lang ang pagpapakabuti dahil sa ating pag-iisip. Kaya nga, kailangan nating labanan ang tukso ng masama. It all begins with your desire. What do you really want in your life? Ano ba talagang gusto nyo? Laruhin mo, linawin mo sa iyong sarili. Gusto mong magtagumpay? Gusto mong makapasok sa langit? Gusto mong makasama ang Diyos? Kung yan talaga ang nais mo, alam mo nang kasunod niyan. You have to put in the work. You have to make the effort. Opo, we have to believe. Hindi rin tayo makakarating sa langit kung walang grasyang Diyos. Pero tandaan niyo po, God's grace can only operate if there is nature. Paano ka dadalhin ng Diyos sa kanyang kalangitan kung hindi mo naman siya tinutulungan? We need to cooperate. We need to participate in God's grace. Kasi paano ka iaangat ng Diyos kung ikaw naman ay pabigat? Di po ba? Yan ang ating ipagdasal. Magiging magaan ang buhay at uunlad ka kung tutulungan mo din ang Diyos. Hindi sapat ang isang araw, pero dapat araw-araw tayo nagtitiis, nagtsatsaga. Pagdasal natin ito sa banal na misa, sabihin natin, Panginoon, tulungan mo ako na magtiis sa hirap ng buhay. Tulungan mo akong maniwala na pagkatapos kong malampasan lahat ng mga pagsubok na ito, ay may naghihintay na kalwalhatian sa akin. Naniniwala kami sa iyo, nagtitiwala kami sa iyo, gabayan mo kami hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Tinatawag tayo ng Panginoong Jesus upang sumunod sa Kanya, magpasan ng krus katulad niya, at iabilin sa Kanya ang lahat ng nagdurusa. Ating itugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang mga kasapi ng simbahan, naway maisabuhay natin ang diwa ng krus at maging hangang magpakasakit para kay Kristo. At sa Ebanghelyo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng ating bayan, naway mahabag sa mga mahihirap at gawin ang mga nararapat upang puksain pangaapi at pagsasamantalang nagaganap sa lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nagdurusa, mga dukha, may sakit, may kapansanan, at mga bilanggo naway hindi mawalan ng pag-asa, bagkus ay makaranas ng pagpapaginhawang pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan. Diyos na aming Ama, ang pagpapakasakit
at pagkamatay ng iyong anak ang nagbigay ng buhay sa mundo. Tulungan mo kaming alalahanin ang kahalagaan ng mga krus at paghihirap, hindi lamang sa mabibigat na pagsubok, kundi maging sa mga pagpapasiyang ginagawa namin sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makakamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay namin sa dambana ay nakahain upang sa iyong minagandang loob na ibigay ay aming maihandog sa pagsamba sa iyong ngalan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapaghiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay uliran, tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa namang hilang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana, O Sana, O Sana,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa inyo, may pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon ating at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sa pangit, ang pangalan mo, mapasa namin, ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bibigyan mo kami kayo ng aming kakanin sa araw. Sa aming mga sala,
pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagsasalo namin sa piging mong banal, ang paghahaing ito sa pagpapatawad ng mga kasalanan ay siya rin naman nawang laging magdulot ng kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Isa po sa mga tinatawag nating spiritual works of mercy is to be patient for the wrong things that are being done to us. Kung ikaw ay nagtitiis, nagtsatsaga, nagpupursigi sa gitna
ng mga masamang nangyayari sa iyo. Binubuhay mo, pinapakita mo ang habag ng Diyos sa iyong buhay. Merong grasya sa pagtitiis, may gantimpala sa pagtsatsaga. Kaya mga kapatid, hilingin natin ito. Huwag mong pagdarasal na alisin ng Diyos ang iyong problema, pero pagkalooban ka ng lakas, malampasan ang iyong mga pagsubok, magiging daan din ng pagpapala ng iyong buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Basbasan kayo ngayon ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.